Hello mga ka-believers! Ito naman po, Sinisaling Diary. At ngayon po, gagawa tayo ng ating menu. Ang menu for the day ay ang sim na hasasa. Wow. So ngayon guys, i-ready ko na po ang ating mga kakailanganin. Ang bawang, luya, maglagay rin tayo ng sili, sili green, ang pangsim, at saka sibuyas. Huwag niya ating kalimutan ang isdang hasasa. Guys, sa ating mga OFW, kailangan kasi mga nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa. So, kailangan gabi pa lang ihanda na natin ang ating isda. Ilabas na natin kaagad sa freezer para pagdating natin ng before manahalian ay na, malambot na po siya. Wala na yung mga ice niya, so kailangan malambot na po siya para pag niluto ay madali na natin siyang madali na mailuto kasi malambot na po siya. Hindi siya, nawala na po yung ice. So kailangan, ito po. Bakit natin kailangan unahin yung mga sibuyas, bawang at luya dito sa kaldero? Kasi para po hindi siya, pag naluto siya, hindi siya magluray-luray. Matanggal yung laman niya. Sumabog, ganun. So, kailangan po, ito ilagay natin. Pagsama-samahin natin ang ingredients natin. Ito po. Sinama ko na po. Sinama ko na po dito. Ito po. Luya at salansan po natin ang ating hasa-hasa. Ayan. Ito pala, 1 kilo lang po ito kasi konti lang kami. Kain kami ng aming lunch. Ito po ang lunch natin. So, kailangan prepare po at nakasalansan mabuti para hindi naman po maghiulay-hulay yung mga laman dun sa katawan ng isda. Kasi madali lang po ito siyang mailuto. Kasi yung pinakamabilis maluto. Ayan. Para maiba naman, hindi laging noodles ang ating kakainin. So, kailangan nakaprepare na po siya. Makakain naman tayo ng iba. So, guys, hindi po ako naglalagay ng asin. Kasi, ang nilalagay ko po ay ang patis. Para po, mas malasa at malinaw lang. Ayan. Konti lang, guys. Nilagyan na po natin yung suka. Konti lang din po. Tapos, tubig. Nilagyan po tayo ng isang baso tubig. Isa pa. So, dalawang basong tubig. Lalagyan po natin ng paminta. Ayan. Paminta rice. Kung po lang isa gusto nyo, kasi ako ayoko po maanghang. Pero yung ibang mga kasama ko, gusto nyo lang maanghang. Kaya, lalagyan natin konti lang. Ayan. Para lang ng lasa. Guys, hindi ako naglalagay ng veggie, pero kung kayo gusto niyo, maglagay kayo konti lang. Kasi masama po sa katawan natin yung veggie. So, ayan, tatakpan na natin siya. At, ito na po. Hintay po na natin siya. 5 minutes po, luto na yan. So, meron na tayong ready lunch. Ready na po. Hintayin na lang natin sila umuwi. At ang aking mga esposo. Yahoo! See you! A few inches later. Guys, habang hintay natin ang ating pagsim, huwag natin siyang buksan. Hayaan natin maluto yung suka niya para lutong-luto doon. Tapos, panatilihin natin malinis ang ating kitchen, guys.
ginagalawa sa kitchen kasi napaka-importante talaga malinis lalo lang kitchen natin kasi yan yung gagawin natin para hindi tayo magkaroon ng sakit o maanahan ng bakterya, kung ano ang bakterya. So, kailangan ang pagkain natin ay kailangan kailangan well done talaga. Wala ng mga tubo-tubo, lalo ng mga baka. Kailangan well done, lalo yung mga giniling-giniling, ganyan. So, kailangan po natin na mabilis ang lahat ng ating ginagalawa para po pagdating ng ating lang sa pagkainan, sa ating lamesa ay mabilis na. Ready na po tayo kumain. So, guys, so guys, hintay-hintay po natin. After 3 minutes, pwede na po. At tignan po natin ang nilupang pasok. Hintay po natin. Eventually. Hi guys, ito na po. At luto ng aking paksiw. Guys, pwede na ang patayin niyo ng paksiw, ang ating menu for the day. At ready na po lang. Patayin na lang natin ang ating mga ka-burns, ang ating mga ka-believers, ang ating mga kaibigan. So, yahoo! Tatuan na lang ako ng orange juice para pagdating nila, naka-prepare na lang. Aww. Kailangan po natin maglinis ng ating mga kamay. Lagi po tayong dapat magkukat. Kailangan po lang maglinis ang ating mga kamay. Bago tayo kumain, kahit kung kutsara tayo or nakakamay, para po tayo iwas sakit. Yun. Lalo na ngayon, alam naman natin na ating panahon ngayon ay merong mga lumalaganap na virus. So, kailangan huwag kalimutan uminom ng orange juice. Lagi po tayo uminom ng mga vitamin C para dagdag resistensya po natin para po mas lalong lumakas ang ating resistensya. Mag-exercise din po tayo everyday. Malinggo araw-araw. Magpalit ng damit araw-araw. At huwag kalimutan, lagi pong maghugas ng kamay, mga kababayan, mga ka-believers. Hugas po tayo ng kamay. Yung right way ng tamang paghugas ng kamay. At huwag kalimutan magsabon po. Kahit maghugas po tayo, kailangan po natin magsabon. Hugasan maigi ang ating mga kamay hanggang likuran. Huwag mga singit-singit ng ating mga daliri. Lagi pong hugasan. Bago po tayo kumain. Lagi po natin tandaan ang kalusugan ay nasa sa ating sarili. So, kailangan ang kalusugan natin ay ating pangalagaan at mahalin ang bigay ng ating Allah sa atin. At marami po salamat. At sana yung gusto niyo po ang aking menu for the day. Kasi ang barrier sa kailangan po, ko. At naway kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Please don't forget to like and share and comment. And please don't forget to click the notification bell para po ma-update po kayo sa aking mga videos. Maraming po salamat. Good day. Bye!